paglagay ng piston ring, yung gap nito may degrees na tinatawag. At least mga 90 degrees ang bawat kabit ng piston ring, yung gap niya. Ito halimbawa, ito yung oil ring. Huwag kang maglagay ng gap sa side na kumakayod, kung saan kumakayod ang piston. Kasi ito yung side na to at saka yung side dito, yun yung nagagasgas dahil sa takbo ng ikot ng piston. Yung side na to at saka side doon, yun yung madalas na worn out dahil ito ang kumakayod. So hangga't maaari, huwag kang maglagay ng gap sa side na to at saka side na to. Ilalagay mo yung gap dito sa side na to, kasi ito hindi ito portion ng kayod ng takbo ng piston. So maglagay ka ng gap, lalagay mo yung piston ring dito, yung oil ring niya, ganyan ang gap. Tapos yung pangalawang piston ring, 90 degrees yung tapat nito, dito mo naman ilalagay yung kabilang gap ng oil ring. So pag nakabit mo na yan, tapat mo naman siya sa kabila, 90 degrees. Yung carbon ring, doon mo naman ngayon siya itatapat. So, laging 90 degrees ang gap ng piston ring at iwasan sa side na to at saka side dito. Dahil ito ang kayod na kayod lagi. Pag tumatakbo yung piston dito, sayad siya. So itong portion na to tsaka yung portion na to, yan ang madalas mawo-worn out. So yung side na to hindi masyado, kaya yung gap ng piston ring mo laging nandito sa side na yan tsaka sa side na yan. So 90 degrees lagi ang gap mo. Iwasan dito sa side na to kasi ito madalas ang kinakayod ng piston. So para walang gap, walang guhit, ilayo mo siya rito, 90 degrees. So, ito na yung carbon ring, ito pa yung compression ring. So naglagay ka ngayon dito ng groove ng carbon ring. So yung katapatan niyan, putin mo, doon mo naman ilagay yung groove ng compression ring. Tsaka titingnan lagi kung tama yung piston ring nakabit, kung nakatap, kasi may marking siya rito. So laging nasa top yan. Titingnan kung walang sabit ang mga piston ring. Pag okay na, so ready na to siya para isalpak. Ito, tapos na rin to. Nasit na rin siya. Nakita na rin yung clearance niya bawat isa. So pwede nang ikabit. Magkakabit na lang kami ngayon. Tapos ko muna. Lilinisin yung journal mabuti bago ikabit yung mga bearing, para hindi agad magasgas yung bagong bearing nito. Kabit tayo ng piston. Tapos ito, dehan mo rin ito para may lubricant siya.
ata yung ano. Dapat may nakapokus sa ating stand din. Diba? Meron ka dyan ka. Push mo muna dyan. Itong marking na yan, dalawang point na yan, laging nasa harap ng makina yan. Ito yung harap ng makina ngayon. Yan, ito yung harap ng makina. So yung cup nito, mayroon din siyang markang gatla. Palatandaan yan, napapunta siya sa harap dito ng makina. Yung kabilang side nito, wala kang makikitang nakapoint na markang katulad nito. So ngayon, kung saan yung piston nakaharap, ito yung palatandaan niya para maharap yung dalawang point na yan. Doon din nakaharap ito. So ipakabit ko na. Dapat nito mayroon tayong guide na ano. Nakikita mo yan? Saka lang ako. Ilawan mo. Okay. Okay. So dahil ito yung harap ng makina, makikita mo tong mark na to, paharap din ng makina. So nandito na nga yung marka niya, nakaharap sa makina yan. So pag tinignan mo rito, ayan, paangat ko muna yung piston niya. Ayan. Ayan. Andito yung marking niya. So yan, nakaharap sa makina yan. So ibabalik ko lang para yung kwarto naman ang ikakabit ko. Tapos mo na. Okay. Tapos na ang pagkabit ka. Siguro ganun yung ginagawa ng iba. Haba, magkaanis sila. Tapos na pagkakabit ng piston yan. So, ang gagawin ko, mag-ano na lang. Ano? Pahanin ko lang yung yung main bearing nito, cup, tsaka yung control bearing nito. Bago ko naman maghihigpit nito, pinabili muna ako ng tools kasi iba kasi yung
yung ticks ano na to eh, sakit na to eh, talagang ipoproduce mo talaga siya eh. Pre-eat yung ano, meron ba tayong pre-eat na ano? Ito yung binili ko, pati sa head eh, bibili ka rin ng pananggal ng head nito, yung 80 na T18, E18, kailangan dito. So, problema itong libina na to eh. Bihira lang kasi. So ngayon, maghihigpit ako ng mini ito. £65 So, sa main bearing naman, sa ano naman ako ngayon, tapos na yung main bearing. Conrad bearing naman, so connecting rod naman ako ngayon, mag-iikpit ng £35 hanggang 40. £35 Pero gagawin natin ano, at least mga 39. Hindi ko pwede isagot ng 40 yan eh. Pwede rin isagot ng 40.
pareho nga pa. Ibang klase pa naman yung lalagay natin yung sa loob. Tama. Dito at ito naman itong ano. Yeah.
Ano na yun pa? Ayun. Yung wheel pump. Papakita mo nga buti yung timing mark mo ito. Ito yung marking ng pump. Tuloy yung chain nito, may ibang kulay. Yung kulay itim na yan, diyan nakatapat sa marka ng pump yan. Yung kulay orange na to, ayan, may nakalagay na marka rin dyan. Ito yun. Ito yung kulay orange na. May tensioner dito yan. So, unti-unti lang namin binubuo. Kinabit ko muna yung oil pan nito, tapos next sa video na lang sunod pagbubuo ng hib nito.